Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a happy Thursday. Nako partner, throwback na naman. Ayan. Oo nga, no? Throwback na naman dun sa pre-ECQ. Huwag na tayong lumayo, partner. Bago na lang mag-ECQ. Throwback sa katawan mo bago mag-ECQ. At throwback mo ngayon, di ba, na ano ba sa area ninyo? Dito kasi sa amin sa Laguna, MGCQ na eh. O GCQ, o Manila, o kung ano man, di ba? Sa throwback ka na lang ba payat? Isipin mo, 3 months Tama. Ago lang. 3 months ago ang difference. Kahit 3 months lang, mga kaibigan, parang ang dami na kasing nangyari sa loob ng 3 buwan na yun. At ako, aaminin ko talaga, sa loob ng 3 buwan na yun, ang laki ng ipinangit ko. so throwback na throwback talaga siya. Nakakaloka, no? Parang pag kinompare mo yung pictures mo noon, nung March, tapos yung picture mo today, ang laki ng difference eh. Ang layo ng pagkakaiba na parang, ha? Bakit ang laki ng itinanda ko? Ang laki ng inihagard ko sa ECQ. Ang dami kasing factors kung bakit nahahagard ka eh. I mean, una na dyan, partner, syempre, karamihan affected in terms of salary. So kung hindi ka pa nalilay off, or hindi ko naman wini-wish na malay off ka, yun ang wish natin huwag mangyari sa mga tao, di ba? Kung hindi ka man nalay off, pwedeng may bawas ang salary. Yun pala, nakakapangit na yun, partner, di ba? O kaya, diba? Yung lahat ng mga walang pera ngayon, parang hindi ka ayusan ng itsura. Correct eh. Yung parang alam mong mabigat yung mukha, yung ganun ba? Ganun ang itsura. So, ang hirap mag-ayos ng walang pera pati. Correct. Totoo yan, parang ganun. Tapos isa pang dahilan kung bakit papangit ka ngayong quarantine period, syempre yung worry, yung stress of getting the virus. Kasi, di ba, pataas ng pataas ang number of cases. Tapos, paluwag na din ang economy. At dahil lumuluwag na rin yung economy, slowly yung mga tao natututo na lumabas. Di ba? Hindi katulad dati na talagang takot na takot lumabas lahat. Ngayon, dahil nga nakikita ng mga tao na ako napapansin ko yung partner sa mga restaurants na nadadaanan ko. Kahit pa sinasabing may social distancing and then hindi 100%. Pero parang feeling ko lang sa assessment ko, sa unang tingin, hindi lang siya 30% ng dine-in eh. Parang more. Pwede ngang, para sa akin, sa mga nakita kong restaurants, hindi na lang ako magbabanggit ha, kasi ayoko po may mapahamak. Pero sa observation ko, partner, parang siguro mga 60%, above 50. Although merong... Ang dami na nun ha? Oo, feeling ko, partner, although may mga harang, diba, yung may mga ano? Eh baka naman ano yun, baka naman private occasion yun, nakala mo lang restaurant, baka eh bawal din naman mag-party ngayon, diba, kahit private kaya occasion kaya may harang not for ano. Nakakaloka. So alam mo yun, yung ganun, so slowly nagbubukas na ekonomiya, tapos pero yung number of cases dumataas, so parang hindi mo tuloy malaman ano ba, diba? So yun, isa pang dahilan kung bakit nakakapangit, diba? Correct. Ako sa akin siguro, in my case, ano, anxiety level, totoo yun din. Yung correct. Stress related mga situations, halimbawa yun nga, pag nawawalan ka ng pera, tapos hindi ka na rin kasi nagkakaroon ng time na talagang ayusin ang sarili mo, unlike noon. Pag-gising mo talaga, kahit haggard na haggard ka, mapipilitan ka mag-ayos ng sarili mo, 'di ba? Maliligo ka, magbibis ka. Pagdating mo sa office, 'di ba? Syempre, ayos nang ayos ka ng sarili mo din, tapos nagtutoothbrush ka madalas. Ngayon, hindi na ako nagtutoothbrush, isang linggo na eh. So lakas makapangit niyan, partner, ang kapal ng gilagid mo eh. Oo. Diba? Kasi sabi ko parang medyo busal-sal yung labi ko ngayon. Nakapala ng tartar. Tartar yan, friend. Nakakaloka, no? Hindi, pero I think yun yung pinaka nakakadagdag talaga ng kapangitan sa isang tao eh, yung anxiety level, yung feeling ng correct uncertainty. Kaya 'di ba kapag ka uncertain ka or kinakabahan ka, hindi maipintay mukha mo. Ang daming ganyan itsura ngayon.
totoo yan, lahat ng mga tsura natin parang painting. Correct, di ba? Abstract. Oh. Us included, di ba? Lahat tayo nasistress, lahat tayo na haggard, di ba? Talagang ano eh. Tapos yung mga iba naman, kung halimbawa dating payatot sila or slim and fit, pagdating ng nitong quarantine period na hindi nakakalabas, tapos nauso ng bonggang-bongga yung online selling, at ikaw naman wala kang balak maging online seller kundi online buyer, mas malapit na sa iyo yung yung mga pagkain, para maiisip mo. Kasi kung mapapansin natin sa mga Viber groups, FB groups, yung mga communities na sinasalihan natin, ang sarap-sarap laging parang in-offer yung suman. Ang dami nag-o-offer ng suman, iba't ibang klase, may dinudutot sa asukal, dinudukdot sa, alam mo yun, tapos merong malagkit, alam mo yun, mga suma na dinudot. di ba pero sinasawsaw naman, dinudutdot. Ay, ako dinudutdot ko. Di ba? Eh kung sugar, mahilig ka talaga mandutdot. Hindi, partner, kung sugar, do you categorize it as sawsaw? Kung sugar siya, iodized, paano naging sawsaw yun? Di ba ang sawsaw pag liquid? Di ba? Hindi, pero di ba? So, idut-dut mo. Oo, dinudut-dut mo siya. Dinudut-dut mo siya. So, iba't ibang uri ng suman na hindi mo namamalayan na suman ka pala na suman. Eh, akala mo, yung tatlong suman, merienda lang, pero ang bigat niyan sa tiyan. So, before you know it, kakabili mo namang suman-suman, iba't ibang klase, di ba? Iba't ibang klase na merienda. Dati naman, di ka nagme-merienda di ba? Ngayon, may merienda sa umaga kasi may nagbebenta ng turon. May merienda sa hapon kasi may nagbebenta ng palitaw o kay ube cheese pandesal, di ba? Yung mga dating hindi mo ginagawa, ginagawa mo na. So, ako, nagutom tuloy ako sa mga kwento ng suman-suman na yan. Naalala ko yung suman sa Batangas, diba? Yung suman sa Lihiya, correct, yung pulot. Suman, yun partner. Masarap yun. Made available na siya ngayon, yung iba't ibang klase na suman. At ikaw naman, bilang hindi ka masyado lumalabas, especially nung ECQ, hindi ka nakakalabas, parang feeling mo kapag kami nag-offer sa'yo ng suman na mabibili mo lang kapag kalimbawa punta ka ng Batangas or Quezon or kung saan man, di ba? Bibilin mo na dun sa online seller o ang ending, kain ka ng kain o everyday. Alam mo, napansin ko yan hindi ko na i-chismis yung pangalan, syempre nakakahiya naman, no? Meron akong mga napapansin sa online group namin na panay order ng pagkain. Sabi ko, ala, eto na naman show, order na naman show. Tapos napansin ko partner sa profile picture. Napansin mo pali ng pamilya pala na matatakaw. Napansin ko parang lahat, every time na may nag-offer ng offer ng merienda, kasi mababasa mo yun, di ba, kapag halimbawa nagtanong ng presyo, nagsabi ng address, yung mga ganyan, di ba, partner? Tapos napansin ko lang parang siguro wala akong masyadong ginagawa, tapos pinagtuunan ko to ng pansin. Tsaka alam mo, napansin ko lang judgmental tayo. Ang dami nating sinabi sa kanya, mali mo kaya siya nag-order kasi meron siyang gustong tulungan. Sabagay. Meron siyang binibigyan ng pagkain. Ito talaga, partner, napansin ko talaga sa kanya, tumaba siya. I'm so sorry, pero it's true. Kakabili niya ng merienda. Judgmental ka talaga. Hindi, alam mo, nasabi ko yung asawa ko, sabi ko, ito, alam mo tong username na to, sabi ko, ito yan. Sabi ko, alam mo, lagi yan. Kapag sa atin na lang din nag-order yan, siguro hindi siya mahilig sa bigas o kaya may iba siyang ino-orderan, sabi ko. Pero lahat ng merienda na in-offer dito sa FB group, parang lagi siyang lagi siya nagtatanong how much, tas pa-deliver po, laging ganun, tas milk tea siya ng milk tea. Alam niyo po mga kabisyo, yan yun yung milk tea na yan yung salarin kung ba't ang daming mataba. Totoo yan. Ang daming ko nakausap na doktor na nagsabi na ang milk tea yung isa sa mga dahilan. Kasi parang akala, ang sarap kasi niya, partner, sobra. Oo, tsaka ang taas na sugar content, no, hindi natin namamalayan. Kung nakakailan kang milk tea sa isang linggo, ang tagal i-burn yan. 100% yung sugar na nilalagay, pinapalagay mo dyan. Grabe sa 200%, nakakaloka. Diba? Yan po yung asukal na may milk tea. Diba? Asukal na lilagyan ng konting pearls. Ganun ang mo, kasi 200%. Diba? Hindi mo namamalayan. Kaka-milk tea. Diba? Ganun. Taba-taba mo na. Iba talaga yun din. Yun, actually, maganda at hindi rin maganda yung online selling talaga. Kasi minsan nga, ang good side, hindi ka na mahihirapan na maghanapan ng pagkain or kahit anong gusto mong bilhin. Diba? Kasi talaga, magpindot ka lang dyan, lalabas siya sa cellphone mo at pwede mo siyang orderin anytime. Tama. So, that's one good thing. Kaya lang, the downside is, dahil inihahain sa'yo ng online selling, yung mga pagkain, kahit hindi mo naman
talaga kailangan, napapabilit, napapabili ka, tapos napapakain, napapakain ka rin. So, ang tendency is tataba ka. Oo, medyo nainis din ako nitong ano, nitong nakaraang weekend, partner, kasi dahil sa online selling na ganyan, napabili kami ng lechon, nagutom talaga ako, sabi ko. Diba, mag-order nga tayo ng lechon online. So, okay naman, excited na excited kami. Na-expect namin buong lechon, parang hindi naman kalakihan, pero yung parang mga baby lechon, mga biik-biik lang ganyan. So, nung dumating sa amin, ayan na yung lechon, diniliver sa amin. Pagbukas namin nung lechon, akala mo natutulog na aso. Bakit? kulubot yung balat. Sabi. Ganun. Nakakaloka, no? Hindi. Sabi namin, sa ba nang galing tong lechon na to? Bicol pa ba nang galing? Parang pagod siya nang dumating. Hagard na hagard siya, no? Ano yun? Expectation versus reality, di ba? Ano? Yun, isa pa yun. Ano naging problem dun, partner? Is it the handling or yung mismong produkto? Siguro, handling. Para nakulub siya. Di ba pag bagong luto, dapat open siya. Ganyan. Yeah. Ang expectation namin, yung bagong luto. Oo, ganyan, malutong. Yung mukha masaya. Ito, imagine nyo, yung parang hotdog na masaya pag bagong prito, pero nung tumagal, pag nahanginan na, kulubot na siya. Correct. So imagine mo, yung lechon, ganun yung biik, ganun yung dating niya, parang gininaw sa biyahe. Oo, ganun. Tama. Ganyan ang mga hotdog na mga baon ng mga bata, di ba? Yung pagka bagong luto ang hotdog, ang sarap-sarap, mapapakan ka na marami kapag ka umaga. Juicy, pero kapag siya, ka diba? Binaon mo siya sa tanghali, ang pangit na niya talaga, kuluntoy, malungkot, stressed. Parang gininaw sa loob ng lunchbox mo. Correct. I can just imagine yung itsura ng lechon na yan. Pero alam mo, partner, talagang yung speaking of online na selling na mga ganyan talaga mga eksena, ano ba sasabihin ko? Ano bang punto ko? Nakakaloka, no? Ang aga kasi wala pa kain. Ituloy mo yung kapitbahay mo, ano, chinichismis mo. Yung binablind item mo. Tapos na, binlined item yung kapitbahay. So anyways, yung online ano na yan, speaking of, kasi diba, makunento mo yung pagdating sa'yo malungkot na yung lechon. Mahalaga talaga yung ano yung handling eh. Kung halimbawa ikaw yung online seller, it's really important to inform the rider, kung for delivery siya, syempre, to inform the rider na, kuya, pwede bang pasingawin mo para hindi siya mapanis agad? O kaya, pwede bang i-secure mo ng matindi para hindi siya, alam mo yon, para hindi siya hindi siya maalog or whatever. Kasi recently, meron akong ganyang experience. May nagpadala sa akin ng pastries. So, inano niya, pinicturean niya na ito po yung mga papadala ko sa inyo. Sabi ko, sige, thank you, ganyan. Mm-hmm. Tapos, after an hour, dumating na. Pagdating sa akin, partner, cream puffs kasi yun eh. Cream puffs. Mm-hmm. So, ang cream puff kasi, partner, ano siya eh, dapat handled siya with care pagdating sa box. Kasi unless ang box mo or yung cream puffs is sobrang siksik or punong-puno sa box, hindi siya gagalaw. Pero kung halimbawa, medyo maluwag yung box, gagalaw yan eh. For sure gagalaw yan. So anyways, ang kwento ko lang is, ano to eh, basta sa madaling salita, dumating sa akin na hindi lang basta malungkot, stress talaga yung mga cream puff. Kasi nagdikit-dikit sila. Isipin mo, hindi sila dapat magdikit-dikit pero nagdikit-dikit sila. So, nung pagdating sa akin, sobrang stress ng itsura talaga, ganyan. So, ang eksena, syempre partner, kung mag-thank you ako dun sa online seller kasi gusto kong tumulong sa kanyang online business and the one way is by posting on IG story, partner. Hindi ko naman pwedeng i-post yun kasi kasiraan niya yon. Ayoko naman. Tama. Pero kailangan ko rin i-inform siya na ganun yung nangyari. Kasi baka magtaka naman siya, kinain ko na lang na hindi ako nagpasalamat, di ba? Ang bastos ko naman nun. Para malaman nyo. Tama, para malaman din niya na ganun dumating sa'yo yung produkto. Correct. Kasi expectation niya, ibinigay niya ng maayos, pinagawa sa'yo ng maayos, pero hindi dumating ng maayos. Correct. Yun yun. Ibig sabihin, may problem sa handling. Correct. So yun yung sinabi ko sa kanya na I got it na po, pero I think nagkaroon po ng problem sa handling. So pinakita ko sa kanya yung picture. Tapos sabi niya, oh no, sabi niya, nakakahiya po sa inyo. Kasi sabi ko, okay lang naman. Sabi ko, kaya lang, hindi ko siya mapopost ng buo. Mapopost ko lang isang pirasong cream puff, yung nasalba ko. Hindi ko siya mapopost na. Yung natirang matibay sa biyahe. Correct. Yung kumbaga sa sperm cell, yung nakabuntis, yun. Yun lang yung hawakan ko, partner. Kasi yun yung parang pwede para hindi naman sayang yung binigay sa akin. Pero in-explain ko kasi hindi ko mapapakita ng buo, ganyan. So ang ginawa niya, ni-report niya nga dun sa rider. Tapos hindi ko na napansin, partner. Yung pala, ang daming miss call sa akin ng rider. Tapos ang haba ng mga text niya
sa akin. Tapos nagsusorry siya talaga, nag-apologize siya. At sinabi niya talaga na hindi na siya bumiyahe kasi sobrang guilty siya. Bumalik siya dun sa sender para humingi ng tawad, ganyan. Tapos nag-apologize siya sa akin. Tapos nakausap ko siya, partner. So, in-explain ko naman sa kanya na, kuya, kaya ko rin naman sinumbong dun sa sender. Sabi ko, kasi kailangan ko yun i-post, kuya. Kaya alam paano ko ipopost kung gano'n na itsura. Tapos sabi ko, pasalamat ka nga, kuya. Walang okasyon. E paano kung birthday yun ang anak ko? Tapos yun lang yung handa. Diba? Nakakaloka. Sabi ko, alam mo, okay lang po sa akin. Sabi ko, I accept your apology at nagpapasalamat po ako dahil apologetic po kayo. Pero syempre, lesson na lang po ito para sa lahat. Syempre, para dun sa sender na next time talagang i-make sure niya na talagang naka-cling wrap yung mga tipong hindi na talaga magagalaw. Mm-hmm. Yun, it's a lesson for that. For the sender and for the rider. Kasi inamin niya naman na may mga lubak daw. Eh, hindi naman ako magtataka dito pa sa Maynila. So many lubak, di ba? So talagang ganun. Pero alam mo yung, ba't ko ito kinikwento, partner? Bigla akong nagkaroon ng hope for humanity. Alam mo kung bakit? Kasi sobrang sincero nung kanyang pag-apologize na sinabi niya talaga sa akin na hindi na siya bumiyahe, kaka-worry. Alam mo yun, syempre nag-guilty din naman ako. Sabi ko, teka, bakit daw, pinaliwanag ba niya? Bakit daw nagkaganon? Yun nga. Dahil sa lubak? Lubak lang? Yun nga, hindi niya siguro napansin na, kasi partner, yung mga pastries ay nakalagay sa box, yung medyo hindi siya siksik eh. Medyo may space talaga para mag gumalaw. Parang cake, 'di ba, partner? Ako ilang beses na ako nakakita ng ganyan sa kaibigan na pagdating sa kanya nasa isang side na yung cake. Kasi ang hirap talaga ng handling kapag hindi prop. Wala na sa box, nasa gilid na lahat. Uy, nangyari yun sa friend ko, ha. Wala na sa tray. Galit wala na galit. Na sa tray. Correct, totoo 'yan. Galit na galit siya kasi birthday yun eh. Eh hindi ka naman agad-agad makakapagpagawa. Nasa isang gilid na lang talaga sila lahat. Yung pangalan, yung mga letra ng pangalan halo-halo na nahilo din sa biyahe. Correct. Diba, nakadikit na sa box. So sabi ko nga sa kanya, kuya, alam mo pa, salamat ka talaga. Walang okasyon. Talagang sadyang gusto lang akong bigyan. Tapos ako naman, gusto ko rin naman tumikim, sabi ko. Pero lesson din yan sa'yo na pag ang handle mo ay pastries, ay talagang talagang kailangan handle with care, ganon. Sinabi niya nga, sana sa harap niya na lang daw nilagay para talagang hindi masyado maalog. Kasi kung nasa likod nga naman, partner, tapos walang ibang laman, tapos, di ba, talagang it's bound to happen eh. Pero anyways, hindi na yun eh. Kasi, alam mo yun, may mga nangyayari talagang ganyan sa business. May mga accidents along the way and mistakes, di ba? Pero yun nga eh, ang more so, ang na-appreciate ko, kaya sabi ko parang nagkaroon ako ng hope for humanity, is the gesture of being apologetic. May mga tao pa palang yung hindi nila, alam mo, partner, yun yung yun yung gusto ko sa isang tao eh. Yung kapag alam niyang may kasalanan siya, magsusorry na lang siya. May iba kasing mga tao, partner, sobrang yabang pa. Alam mo yung, ikaw na nga tong may kasalanan, ikaw na nga tong nambubuli, ikaw na nga tong nang-aape, ikaw na nga tong, basta ikaw tong may kasalanan, ikaw pa tong mayabang. Diba? Kaya tuloy, ang hirap tas patawarin. Tapos ikaw pa tong lakas-lakas ta, diba? Maghugas ng loob na maghugas ng kamay. Correct, diba? Diba? Huling-huli na sa akto. Tama. Diba? Kitang-kita mo na yung malino na malinaw yung ginawang kasalanan, di ba? Magdadahilan pa, lulusutan pa. Correct. Diba? Yun yung, mas madaling umamin sa kasalanan kaysa magsinungaling at humanap ng kasinungalingan. At saka hindi lang yun, partner, it aggravates the situation eh. Kung halimbawa, yung rider, sinabi niya kasi dun sa text, parang iniwan niya daw dun sa guard. Eh yung guard naman, right after, inakyat din sa akin. Pero yung itsura kasi ng mga pastries, partner, halimbawa, guard yung nakahulog or something, it does not seem like nahulog, kakahulog lang niya eh. Hindi eh. Masyado silang nagdikit-dikit. So, ibig sabihin, nahulog na sila. Parang 3 days na siyang dumating. Mga ganon, di ba? Siya nakadikit. Matagal na. Yung mga mantika, kumalata sa karton. Mga ganon. Mga ganon levels na, partner. Hindi bago lang. Kasi kung bago lang, pwedeng di ba? Pero na-appreciate ko na hindi niya sin... May kuhit pa ng daliri. May tumikim na pala. Nakakaloka. Di ba? Kung halimbawa biglang sinisi niya dun sa guard, maiinis pa ako eh. Kasi alam ko namang hindi kasalanan ng guard. Alam mo yun, nababait nga yung guard. Inakit pa sa akin eh. Diba? Pwede namang hindi. Diba? Pwede namang pinakuha. Diba? Yung bang ganun. So, yung nag-apologize siya, napakalaking bagay. And I think that's a great lesson in life eh. Kung alam mo na meron kang kasalanan, aminin mo na lang. Kasi it makes all the difference eh. It makes all the difference when you apologize. Kapag ka nag-apologize ka, malay mo, alam mo yun, patawarin ka na. Tapos kung ano man yung kasalanan mo o kaya kung ano man yung penalty, malay mo, bawasan niya.
Kasi sincerong nakita niya na nahumihingi ka ng tawad. Kasi pag mayabang pa, nakakayamot. Kasi recently, meron din akong ganyan partner. Yung niyayabangan pa ako, alam mo na ang kasalanan mo, nagyayabang ka pa. Yung tumataas pa yung balikat, no? Yung parang kala mo, kaka-addict lang kahapon. Tama. Isang yabang. Correct, totoo. Akala mo nakatira sa taas ng balikat. Correct, nakatira na marami sa taas ng balikat, tsaka taas-taas ng kilay. Nakakayamot yung ganun eh. Eh, alam mo naman may kasalanan ka. Pero kung halimbawa, alam mo yun, alam mo may kasalanan ka, tapos marunong kang, alam mo yung maging apologetic, umami ng kasalanan. Di ba yung mga ganun ba? Tama, humingi na paumanhin. Simple lang naman actually yung gagawin niyo, no? Para maayos lang yung problema. Tama. Sa kahit sa anong aspeto ng buhay, di ba? Parang, yun na lang yung pinakamabisang gawin para ma-resolve ang isang problema. Correct. Sa halip na, di ba, magsinungaling ka pa, again, magugas ng kamay. Huwag mo nang gawin yun kasi lalo ma-aggravate yung sitwasyon. Tama. Di ba? Hindi lang ikaw madadamay, pati yung kumpanyang pinagtatrabahuhan mo madadamay. Totoo. Kasi ikaw, physical representation ka, physical extension ka nung kumpanyang pinagtatrabahuhan mo. So, ngayon, i-assume na nung nakatanggap nung regalo na nasira na ay ganyan pala sa kumpanya ninyo, di ba? Na hindi pala kayo maayos mag-deliver ng mga in-order namin. Oh, di ba? Mga salaula pala kayo, mga animal kayo. Animal lang. Mga hayop kayong lahat, mga sama-sama ko sa impyerno. Oo, di ba? Galit na galit. Masyado mainit ang ulo. Grabe, may pinagdadaanan. Hugot na hugot. Di ba? Pero sa pelikula ng mga taong galit eh, ganun. Pero 'di ba partner, yung gesture na 'yon. Kasi hadit been partner na nagalit siya, yung siya pa yung mayabang, yes. Siya pa yung nagsabing nakakainis, 'di ba? Hahaba eh. Agree. 'Di ba? Eh ngayon, nag-apologize. Sinabi hindi na siya nakabiyahe sa sobrang stress niya sa nangyari, 'di ba? Eh di natapos. 'Di ba natapos na ng ganun? All's well that ends well, 'di ba? Ganun yun. Learn how to be humble, Kabisyo, kasi malay mo, yung humility na yan will actually save your life. Diba? Tama. Ganun lang yun. Ay nako, Kabisyo, mamayang alas 9, ano kayang lesson ng ating matututunan mula sa ating Mahiwagang Burnay, inyong pakaantabayanan. Muli ako po si Nicole, si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio Kengres Chupen. Na nagpapaalala, ang paghihintay sa taong di ka kayang mahalin ay katumbas din ng paghihintay na tumamis ang asin. Always your number one FM radio station. Love radio.